Alright guys, what's up, what's up? Hindi ko alam paano sisimulan to eh. Tungkol to sa GTA 5 roleplay, yung mga players na pumapasok sa aking city. Paano ko ba sisimulan? Okay, simulan siguro natin sa bakit ako nagpagawa ng sarili kong city, guys. Nagpagawa ako ng sarili kong city para magawa ko yung content na nasa isip ko. Yung parang tumatakbong pili ko, tumatakbong kwento ba? Yung pamira, istorbo to ba? Quit nga muna ako rito. Maingay eh. Teka. Pamirang yan. Sige, quit muna ako dyan. Hindi. Pamira. Patahimikin ko lang. Yan. Okay, tapos sa NB muna ako rito. Ito ang Badman City server. At yan, may mga players dito, guys. Syempre na naglalaro. May mga players diyan. Ayun. So, konti lang sila, alang-aning oras ngayon. So, ayun, pinagawa ko yung city para yung story ng aking roleplay, yung content ko, yung character ko, si Boy Utok. At iba pang character, umandar, no? Umandar. So, hindi ako maka-roleplay na maayos sa ibang city. Kasi, syempre, daming mga sumusunod ang mga viewers natin, daming mga sumusunod, mga viewers, o meta, minsan gusto, Ositok, Lolobads, Lodibads, Badman, pa-shoutout. So, ayun, di tayo maka-roleplay. Ang content kasi roleplay, no? Ayan. Pero still, laro pa rin ito. Laro pa rin. Ngayon, pag sa Dota, nagpasali ka ng viewers mo, kahit anong mangyari sa Dota, guys, kahit na mag-trash token kayo ng viewers mo, at the end of the game, sasabihin nun, good game. Good game, Lolobads. Nice game. Sa ML, ganun din. Nagpasali ka ng viewers mo, 1v1 man yan, trash token, sasabihin pa rin yun nice game Lolobads, thank you sa laro. Yeah, dito naman sa GTA papasali ko rito, no? Papasok ako rito sa server, yung mga gustong pumasok ng mga player ko, ng mga player pasok sila, no? Yun din, pagpasok mag roleplayhan. Importante, dapat laro lang, walang personalan. Pero sa laro, gaya sa totoong buhay, may mga namamatay. People come and go. No? Sa isang, yung gusto kong maging content, si Boy Utog, yung character ko, syempre siya ang bida, di ba? Siya ang bida. At merong mga makikilalang mga, ano ba tawag doon? Co-actor, co-artist. Mga dadaan sa buhay ni Boy Utog na isa-isang makikilala. Yeah, isa-isang makikilala, makakalimutan. Pero ang importante doon, guys, is laro lang. So, walang personalan. Roleplay lang, sabi. RP lang, walang personalan. And as much as I can remember, English yun. Tama ba English ko? Wala akong pinipersonal sa kanila, guys. Wala akong pinipersonal ni isa. Teka, mahaba na ata itong video. Pambirang yan. Hindi ko pa naman ito ipapa-edit. 4 minutes na to. Wala akong pinipersonal sa kanila. So, actually, ayan, may mga supporter tayo. Nagbibigay ng supporter badge. Supporter, bibigay ng star. And then, syempre, very, very thankful naman ako sa suporta nila. Sa kanilang binibigay ng mga supporter badge, mga star nila, Facebook live stream stars. Thank you so much, guys. Thank you so much. Maraming salamat. Kasi natutuwa sila sa pinapanood nila. Tutuwa sila. Kasi nakakatuwa manood ng, ng binubuli, no? Yung character ko kasi, may binubuling character. Nakakatuwa, nakakatawa yun, no? Ang problema, guys, gusto nilang sumali. Sige, syempre, kung gustong sumali, di sali. Ayan, sumali. And then, naranasan nila yung
nabully. Dati nanonood lang sila ng nambubully. And then sumali sila, and then sila na yung nabully. Parang sumama ata yung kanilang loob, personal. Pero eto lang ika-clarify ko, guys. Wala akong ano sa kanila personal, no. Hindi ko sila kilala, yung mga viewers ko, yung mga supporter ko. Napaka-thankful ako diyan, yung mga nagbibigay ng stars. Napaka-thankful ko diyan. Kasi suportado na lang yung stream ko, yung pagbibigay ng saya sa mga viewers natin. Kaya lang sila yung nakatikim ata ng pambubuli. Eh, pambira, nagalit sila personal, guys. Yes, nagalit. Wala akong galit sa kanila personal. Libre silang pumasok sa Badman City. Naglalaro. Wala, hindi ko sila binaban, okay? Hindi ko sila binan. Ito na sabi nila, guys, oh, pambira. Na akala nila, dalang-dala sa laro, eh. Anong-ano sa laro. Wala akong pinipersonal sa inyo, guys, okay? Ito, to. Yung mga players ito sa Badman City, guys. Ito. Badman nyo, pagod na pagod na, naririndi pa, wala nang stars, wala pang gift sub, hirap itulog nyan. Oh, wala kasi akong star ngayon, wala akong star button, nagka-problema yung Facebook, guys. Pero, one week na. One week nang wala akong star. Pero pambira, gabi-gabi pa rin ako nagla-live. Minsan may umaga rin ako, no? Nabawasan lang konti yung pang-umaga ko kasi syempre nakakalungkot din, wala akong star button eh. Pero gabi-gabi yan, hindi ako absent. Kasi yun na yung nakasanayan ng mga viewers ko, gabi-gabing nanonood eh. Yan. So parang pinagtatawanan nila ako ngayon, guys. Pambira, parang pinipersonal nila ako. Yan, Badman, no? Badman, Lolobads. Si Boy Utog yung nag-chardel sa inyo, pambira. Si Boy Utog yung bumaril sa inyo sa laro. Si Boy Utog yung pumatay sa karakter niyong pulis. Si Boy Utog na police director na dating gangster na malupit. Karakter lang yun eh. Sus Mariosep, pambira. Karakter lang yun, guys, no? Hindi, pambira, pag ikaw, nakaharap mo ako personal, pambira, hindi kita anuin. Wala akong masasabi sa iyo. Mahihiyain akong tao sa personal. Baka lahat ng pagkain sa bahay iharap ko sa iyo. Kung bumisita ka sa bahay. Wala akong pinipersonal sa mga players ko doon, guys. Never akong na-personal. Kung na-personal ako, binan ko na sana ng walang dahilan. Ang mga nababan lang doon, yung mga lumalabag sa server rules, modder, cheater, RDM, BDM, yung mga nanggugulo, yung mga nababan, no? Ito mga players na parang galit na galit sa akin eh, wala akong binan sa kanila, libre silang pumasok sa city, maki-roleplay, makilaro. Huwag na kasi kayo magpapasok ng BMC para ramdam niya yung nawawala, sabi. Para lalong marinde at di na matulog. Pansin ninyo, di na nakakapag-live hapon, minsan sobrang rindi dahil walang tulog, sabi. Ay nako po, galit na galit sila sa akin, guys. Dito ka talaga matatawa eh. PI, Badman nyo, pagod na rin di pa. Yun o, pambirang yan. Nag-live nga ako kagabi, 6 hours. Wala tayong star button. Isang gabi, 5 hours. Isang gabi, 4 hours. Ngayon naman, 3 hours. Mag-live ulit ako maya-maya. Pambira, sa akin, dati nag-start ako mag-live nung walang star, no? Ngayon, mga nasasabi nila, iwas-iwas sa, dalang-dala sa laro, guys, no? Wala akong pinipersonal sa inyo. Pambira, nabago sila ng GTA roleplay. Sabi ko na nga kasi sa inyo, guys, eto, na mas toxic itong GTA roleplay kaysa sa Dota, kaysa sa ML, ha? Ha? Kaba na ata na itong video ko, eh, pambira. Gusto ko lang mag-explain, no? Gusto ko lang iparating yung punto ko sa mga players na, wala akong pinipersonal sa kanila. Pambira, iba kasing level ng katoxican itong roleplay, no? Pag nasaktan mo yung karakter nila sa roleplay, dalang-dala sa personal. Hindi dapat ganun, pambira. Ako, wala akong pinipersonal. Ako po. TBC number 1 meeting pag may mali, hindi basta-basta change rules nang walang nag-agree. Ah, pambira, change rules. Ito nangyari kasi sa Badman City eh, pagkatapos ko mag-live, guys. Dati sa Badman City, okay, so parang ibang server din, no OOC talk, stick to RP. And then pero sa sobrang busy ko, guys, Hindi ko na asikaso. Pagkatapos ko mag-live, natutulog na ako. Kasi natatapos ako mag-live alas 5, alas 4, ng madaling araw yun, ha.
Ngayon, nag-i-start ako ng alas 11 o alas 12, tatapos ako alas 4, alas 5, alas 6. Iba pa yung live ko sa umaga. Ayan, sa kagustuhan kong mag-live na mag-live. Siyempre, hanap buhay. Sisipag lang tayo sa hanap buhay, no? And then, di ko na magampanan yung pagiging admin sa server. Pero ayoko talaga maglagay ng admin sa server kasi ayoko magkaroon ng bias. Kasi pag may admin, didikitan ng ibang player. Yung ibang players naman, eh, parang galit na parang may ilang lumapit doon, tingin nila kakampi yun ng isang admin yung ibang player, magkakaroon ng bias eh. So hindi ako naglalagay dito ng admin. So ayun, nakagawian nilang maluwag. Out of character talk, parang ginawang GTA Online. Baril-barilan, ayan, papagagamutin ng EMS. So yung Badman City talaga, yung RP, pagiging RP server niya, nawala. Nawala. And then, okay, pinagbigyan ko lang. Kaya lang, eh, ayun nga, yung mga bagong gustong pumasok sa server kasi napapanood nila ang ganda ng roleplay. Pero pagpasok nila, pag hindi ako nakalive, wala lang kwenta, wala police, walang nangyayari. So, sayang din yung server. Kaya naisip ko, okay, gawin natin tong RP server kahit na hindi ako nakalive. So, ayun. So, implement ako ng mga rules. Implement ako ng mga rules. Ibinalik ko lang sa dati. Noo si Tok at noo si Chat, stick to RP tayo. At siguro sa sobrang ano nila, nakasanayan nilang parang GTA Online pag di ako naka-live, eh, anibago. Ayan. Pero libre, wala naman akong binabandon, no? Wala akong binabandon. Libre silang maglaro doon, pambira. Pero personal na yung galit nila, guys. Sabihin nyo, Lodi, meeting mo na bago change rules ka umay eh, porke naririndig ka na ganyan ka na. Actually, sila din yung nagsabi na yung OC chat tanggalin kasi dumi-dumi sa taas, which is true naman. Tapos, para din sa ano to, para din sa server ito, kung talagang ano, kung talagang gusto nila maglaro ng roleplay, eh dapat ano, suportado nila yung aim ko. Kasi yung aim ko lang naman yung ikakaganda ng roleplay server Badman City eh. Alangan namang sirain ko yung server. Siyempre, bilang owner, bilang nag-iisang admin, wala akong ibang hangad kundi pagandahin yun sa mga naiisip ko. No? At siyempre, para magamit ko rin sa content. At the same time, content city siya. No? Yan. May mga naiisip akong mga rules doon na babagay sa ating content. So, ayan. So, yung mga pumapasok na players, sana, eh, ano, yung ko na, basta, ayan, naging personalan na eh, sa kanila eh. Okay, so, ayan, yun ako, nag-meeting nga kami kagabi sa Fearless about rules, gusto nila marinig yung side ng citizen bago ipatupad kay Lolobads, wala eh. Wala naman akong masamang rules, no? Ano bang masamang rules ko sa stick to RP, walang oo si chat, walang oo si talk. Wala akong masamang rules. Pambira. Gusto ko lang sila mag-roleplay kasi roleplay server ngayon eh. Para maka-roleplay yung mga bagong pasok ng mga player. Daming gustong pumasok, gustong mag-roleplay. Pagpasok nila, nagbabarilan lang ang mga tao ng walang dahilan. GTA Online na siya eh. So ayan, naayos ko lang. Ang bira. Gagi, narinig na niya yung side. Yung side ng mga pinapaiyak namin, sabi. Kaya ganyan. Eh, siguro mga kaaway nila sa city. Yun na lang nagbibigay sa kanya eh. Nung nagbibigay sa kanya, siguro nagbibigay ng star. Kaso charity masyado yung lapag, sabi. Ito kasi yung mga to, ito yung mga malalaki magbigay, guys, ng supporter. Gift sub, madadami magbigay, 100 gift sub, malalaki magbigay ng star. Supportado talaga nila yung stream ko. Pero, ewan ko, ngayon, personal na sila, guys, eh. Ito, may nagtatanggol sa akin dito sa kanilang chat. Ito, may nag-forward lang na ito sa akin. Gusto ko lang iparating sa kanila yung ano ko. Wala akong pinipersonal sa inyo, guys. Laro lang ito, okay? Idol, Tony, kapatid, ayahin mo na lang si Lolo. Bas, tao lang yon. Kakamali tayong lahat. Walang perfectong tao. Laro niya yan. Wala tayong magagawa kung anong gusto niya gawin sa buhay. Hindi mawawala mga tao sa Badman City kasi marami nakapila. Whitelist sa Discord, ang dami. Kung wala si Lolobads, wala tayo sa GTA 5M. Kung hindi natin nakilala si Lolobads, hindi tayo makakapasok sa 5M kung di dahil sa kanya. Hindi kasi sila nag-GTA na introduce sa kanilang GTA sa panonood sa akin.
So, pero, eh, ewan ko, may punto tong isang to, pero yung madidiscover at madidiscover mo din siguro yung laro kahit hindi sa akin. Pero nagagalit na sila eh. Respeto lang, Pilipino tayong lahat. Magsama-sama tayong walang laitan. Mabuhay tayong lahat. Number one. Ito, okay din to. Okay pa tong isang to. Pero, wala naman kasi akong pinipersonal sa kanila. Ang hirap kasi talaga nitong GTA RP eh. Kala nila personalan yung roleplay eh. Malupit lang talaga yung roleplay kong boy utog. Pambira sa totoong buhay eh. Sa totoong buhay, mahihain ako. Okay, kung laro lang niya yan, ba't siya umiiyak sa totoong buhay, sabi niya. Tsaka hindi siya ang taong bumuo ng 5M, isa lang siyang nakiksasa. Kaya wala akong dapat pagpasalamat niyan. Anong iniiyak ko sa totoong buhay? Wala nga akong inaaway sa roleplay eh. Sa tungkol sa totoong buhay eh. Mga wala. Kaya nga rin ako gumawa ng sarili kong server para hindi na makatapak ng ibang content creator pag yung roleplay ko eh hindi maganda. Baka masabihan pa akong panira ng roleplay. Kaya ako gumawa ng sarili kong server kahit medyo mahal para hindi ako makatapak ng ibang taong nagko-content. Papasukin ko yung mga players na gustong sumali sa akin, yung mga willing makatulong sa content. Ayun. Ito kasi yung mga sa laro kasi ito yung mga ano eh yung mga binabaril-baril ni Boy Utog eh. Yung mga sinisibak ng mga pulis. Pambira, yeah. Sa totoong buhay, pambira, pulis ba ako? Kung ba talaga ako ba nagsibak sa inyo si Boy Utog at hindi naman kayo ang sinibak, guys, kundi yung mga karakter nyo. Pambira, buhay to. Oh. Meron pala ako dapat pagpasalamat-salamat dahil natauhan ako at namulat sa totoong RP ng GTA 5M. Kasi simula namulat ako, never ako gumanap sa BMC kasi malupit masyado RP nila doon, nakakatakot. Ah, nakakatakot talaga yung roleplay kasi buhay ni Boy Utog yon. Si Boy Utog ang bida doon eh. Pag namatay yung karakter kong Boy Utog, wala na. Ibang karakter na ako. Pero sumubok ako ng ibang karakter. Ang mabait, boring eh. Boring oo. So, ayan. Ito mga players sa Badman City. Pero itong mga to, wala akong binaban dito guys. Ha? Willing kayo pumasok, libre kayo pumasok sa city guys. Libre kayo pumasok doon. Alam nyo yan, alam nyo yan. In and out kayo sa city, no? In and out kayo sa city. Hindi ko kayo binaban. Wala kayong ginagawang nakakaban naman eh. Pag may mga player lang doon na parang lumabag sa server rules, comserve, ayan. RP na janitor sa plaza, yun lang yun. Still game pa rin yun. Ayan, Amira. Okay, so kung may galit sa kanya, ayahan mo na lang. Huwag mo na panoorin. Kung nanonood ka pa araw-araw sa kanya, ibig sabihin gusto mo pa rin siya panoorin. Eh, tama. Kung nanonood ka araw-araw, ibig sabihin gusto mong manood. Kung nanonood ka araw-araw, gusto mong manood. So, kung nanonood ka, may pinapanood ka, edi maganda, di ba? Kesa naman mo naman pinapanood. Ibig sabihin, sa oras na maglalive ako, inaabangan mo rin, nanonood ka rin. So, ibig sabihin, suportado mo rin yung stream. No? Siguro itong mga to eh nag-withdraw ng kanilang yung pagiging supporter. Ayan din na. Tsaka wala na, hindi ko na rin talaga napapansin nagsisend sila ng stars pero choice nila 'yon, guys. No? Sila 'yon eh, sila 'yon. Sa kanila 'yon, sa kanila 'yon. Wala akong magagawa doon, guys. Wala akong magagawa doon. Pero ang ano ko lang parang may galit sila sa akin personal. Personal. Mas mabuti pa nga yung mga basher ko sa Dota eh. Bobo mo mag-Dota. Sa ML, bobo mo mag-ML. At least ang galit nila yung sa paglalaro ko lang ng ML at sa paglalaro ko ng Dota, no? Pag nakita ko ng mga yun sa personal, hindi naman siguro galit sa akin yung mga yun, yung mga basher ko at hater ko sa MOBA games. Pero dito sa GTA roleplay, parang personal yung galit nila, guys. Grabe. Iba talaga to, no? Katoxican dito sa GTA RP. Iba-ibang level. Kaya kayo kung nag-i-enjoy kayo ang haba na ng video ko, lintik na 'yan. Kaya kayo kung nag-i-enjoy kayo sa aking ano, sa aking GTA roleplay live stream. Tawang-tawa kayo sa mga pinaggagawa ni Boy Utog sa ibang karakter, binubuli-buli niya. Pero characters lang 'yon.
kahit anong mangyari doon, characters lang yon. Anytime, magpapalit lang silang character. Napakadali lang nun. Ta-type lang nila, slash e-register, register, boom. Bagong character, that's it. Pasok ulit sa eksena. Ganun lang kasimple. No? Pagka-Chardel, pagka namatay, pagka nasibak, ayaw na ng character nila. Ganun lang kasimple, no? So, ayun. May bida, and then may darating ng mga characters na papasok sa eksena, and then mawawala. Ganun lang yan sa pelikula, eh. Parang pelikula kasi yung roleplay ko, guys. Huwag mo na pansinin, isigaw mo na lang sa langit kung galit ka. Yung umiiyak tears of joy yun kasi marami pa, marami siyang napapasaya na tao. Pansin mo sa dami niyan, viewers at subscribers, kumikita na siya ng malaki. Hindi naman malaki. Hindi naman malaki. Hindi pa nga ako nakapag-vlog ng nagpatayo ng bahay, eh. Wala naman pakialam yun kung wala siya star button. Importante sa kanya, meron na panonood, pinapasaya. 1 week na akong walang star button, guys. Nag-absent ba ako sa live ko sa gabi? Nope. Nakasanayan ko nang makita yung mga followers ko na tumatawa. Ayan. Nakikita ko, nagme-message sila, magla-live ka ba, Lodi? Magla-live ako. Kahit wala tayong star button. No? May nagsosupport to, wala. Importante, may napapasaya kang tao. Ang aking content, ang aking roleplay ay para lang sa pagpapasaya ng tao. Gumawa ako ng server, gumawa ako ng city para magawa ko yung gusto kong gawin na mapasaya yung mga tao. Yung base sa naiisip ko bilang content creator, no? So, ayan. Pero wala akong pinipersonal. Wala akong binabanggit na pangalan ng tao. No? Ang totoong tao sa totoong mundo. Ayan. Pero yung aking character, yung sa GTA 5 roleplay, syempre yung character ko, loko-loko eh. Loko-loko. Actually, yung sa GTA Online nga, ang mga pinaggagawa ng character ko dun. Naalala nyo? Yung sandugang-sandugang. Mga pinaggagawa ng character dun. Nasaksak-saksak sila eh. No? Pero wala kasing roleplay yun eh. So parang mabubuhay din agad-agad at na parang tropa-tropahan lang. Pero itong roleplay guys, parang ang problema rito, pagka dinala mo sa dinibdib mo, yung character mo, yung problema, no? Ay, naku po. Kung ayaw mo siya, block mo na lang, wag ka na sumali, wag mo na panoorin, mahal kita kapatid, bilang kaibigan, tao lang yan. Marami kasi naiingit sa kanya dahil marami siyang fans. Malang araw, babalik ka rin sa Badman City, tandaan mo yan, walang perfecto na tao, peace. Kung ano man yung nagawa ko sa inyo, mga character, guys, kung ano man yung hindi nyo nagustuhan sa Badman City, ang magagawa ko, eh, wala naman akong pinersonal sa inyo. Hindi ko naman sinira ang computer ninyo, hindi ko naman sinira ang cellphone ninyo, at hindi ko naman kayo minura personal, hindi ko naman kayo tinrash talk personal, hindi ko nga kayo kilala eh, pero kilala ko yung pangalan ninyo sa Facebook dahil kayo ay malulupit ng mga supporters ko. So, ayan. Laro lang ito, guys. Laro lang. At huwag kayong padala sa katoxican ng GTA roleplay. Alam nyo, kayo, mapasok kayo sa city, open ang aking city sa inyo ng mga na-whitelist na, no? Open. Pambihirang yan, ha? Shadow kayong dalang-dala, eh. Okay? Alright. Haba na ng video ko. Pambihirang yan. Sige, that's it, guys. Roleplay lang. Walang personalan, guys.